fingers creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Nandito tayo ngayon sa Yamaha Repsol Daang Hari. So tingnan natin ngayon yung mga bago. Tingnan natin ngayon yung mga off-road bikes nila. So ayun, napapansin nyo, dinadaan ako na sa likod ko. Yan yung mga off-road bikes nila na Yamaha. So titingnan natin yung price list and yung details ng mga bike nilang pang off-road. So ayan. So Yamaha, alam naman natin yung kulay ng Yamaha. So ayun, color it blue. So number 46 si Valentino Rossi. So from Yamaha to, okay? So ayun, pasadahan natin lahat ng mga off-road bike. So ito kasi wala akong content nung nakaraan, or wala pa akong content ng mga off-road bike. So alam ko naman na maraming nag-off-road. So papakita ko sa inyo yung mga off-road na nandito, and also the price. Kung kaya ilagay ko sa video yung specs, ilalagay natin. Okay? So pero ang pinaka-prior natin dito is makita natin yung off-road bike ng Yamaha and the price list. Okay? So, ayun. Tara. Tignan natin. So, unahin natin dito. Kasi dito ko nakita yung price list nila. At bibigay ko rin sa inyo yung details ng iba. And, at bakit walang headlight yung iba. No? So, ito yung... So, babalikan natin to kasi wala siyang price. Okay? So, unahin natin tong WR250F. So, SRP niya is 439,000 pesos. So ayan. So nakita naman natin dito yung engine niya. So four stroke liquid cool, double overhead cam, 250 yun cubic centimeter. So 4 valve. So yun, hindi nakalagay naman, nakita niyo yan. Nakamata-mata. So yun. So ito yung ano niya, itsura niya, or yung build niya. So WR250F. So, ang pagkakaalam ko, once na meron kang headlight, automatic is street legal ka. So ibig sabihin ng street legal, meron kang ORCR. So unlike sa mga dadaan natin mamaya. So same model lang to, yung WR250F, same lang to tsaka yun. So ito ang iba. So yun, ito yung sinasabi ko, wala kang headlight, ibig sabihin is non street legal ka. So ginagamit lang talaga to sa mga off-road, or dun lang mismo sa rin, sa track ng off-road. So ito yan, the YZ250. So 379,000 pesos. So ayun, engine niya liquid cool 2 stroke, single cylinder, 249 cubic centimeter, or 249 cc. Ayan. So yun ang sa madaling salita. Okay? So yan. So the YZ250 ng Yamaha. So ayan ha. Ito yung off-road bike. So non-legal siya, dahil wala siyang headlight. Okay? The next is YZ250FX. So same lang siya ng 250, kaso may FX to. So mas mahal siya. So 479,000 pesos, dahil mas maganda yung specs niya. So liquid cool 4 stroke, double overhead cam, 4 valve, single cylinder. So almost same lang nun. So ang pagkakaibang lang netong FX sa ito, pakita ko sa inyo. Yung exhaust niya ganyan. Ito yung sa kabila, hindi. Ayan. So build nandun sa likod. So non-street legal din to. And FX din. So ito naman yung YZ125X. So non-street legal din to. So ibig sabihin na non-street, wala siyang ORCR. Magagamit lang siya sa mismong
off-road truck. Or sa mga event mo na siya magamit, hindi mo siya pwedeng gamitin sa kalsada kasi wala siyang papel. Okay, so yun. Yun yung Yamaha off-road bike. So meron silang apat na unit na nandito. So apat na model. So meron silang 125, meron silang 250 FX, meron silang 250 standard, at meron silang 125. So ito lang yung hindi ko ano, ito yung YTZ. Hindi ko masyado alam ang specs nito. So ilalagay ko na lang kung ano yung specs noon kasi hindi ko talaga pamilyar, hindi ako pamilyar doon sa unit na yung YTZ motocross. Monocross, sorry. So yun, medyo nahihi na hindi pa pamilyar sa off-road bike, pero ayun, tinatry ko na ano, i-content to kasi isa rin to sa mga leisure bike ng ano ng Yamaha. So ayun, pagbigyan niyo na ako. Alam ko may mga hindi pa ganoon kaganda ang aking pagba-vlog pagdating sa off-road. Pero tatry kong maging magaling sa off-road kasi hindi ko pa talaga pamilyar kung ano yung mga behind the off-road world. So kasi more on big bike ako na street or track. Pero sa off-road hindi pa. So ayun, one day magkocontent ako ng off-road. Mismo akong magda-drive and mismong magkakaroon ako ng seminar or training sa off-road. Yan. Okay? So stay tuned na lang para makita nyo ako doon. Yan, promise ko yun. Okay, so ayun, sana may nakuha kayong ano, idea pagdating sa Yamaha off-road bike nila. So yan. Okay, so sa mga gustong puntahan to, nandito lang to sa Yamaha Rebson Daang Hari, located at Bacoor, Molino, Cavite. And you can contact Sir Rog na makikita nyo dyan, magpa-pop up sa screen yung pangalan niya. Yan, and contact number niya. Puntahan nyo na lang, kontakin nyo na lang para sa mga off-road bike na nandito ngayon sa Yamaha. Okay, so ayun guys. So ayun, sana may nagdagdag ako sa inyong details or tips sa off-road. So ayun, hanggang dito na lang yung aking vlog. So see you on the road, and see you on the another episode of my vlog. So this is Armon, see you on the road, peace out!